What's up mga kayone? Welcome back! Pre, syempre, dito lang sa Jowa ng Work Travel. Ito yung continuation natin ng Friday, August 26, 2022. Bitas Street, Corner Ugbo. Kasama natin ang Devolution Team. Headed by the fearless engineer Vulanon, DEPW Highway Division District 1 at pati na rin ang Quick Response Teams o ang QRT. Kasama natin dito sa may Pitas Corner Ugbo Street para mag-clearing operation. August 26, araw ng Friday dito sa Pilipinas. Boss Juancho Bernardino, pinatabi itong mga halaman dito na nakaharang sa bangketa, kalsada. Muli, paalala lang para doon sa mga dati at bago nang nanonood dito sa ating channel. Pagpasensya nyo na kung merong konting delay o late upload dahil sa dami ng volume na ina-upload natin at ine-edit natin sa lahat ng channel natin. The goal is mabigyan kayo ng magandang coverages, mabigyan at ng iba't ibang coverages galing sa iba't ibang departamento. Makapag-entertain sa inyo at may mapanood kayo sa YouTube natin. Pero pagpasensya nyo na kung may konting delay o late upload. Ito, Ugbo Street na to. Demolition team pa rin ang kasama natin. Halos mapuno na yung truck natin dahil doon sa previous part na to ng clearing operation. Ayan si Boss Wax ng Flood Control District 1. Ang Pitas at ang Ugbo ay nasa Distrito 1 kaya kasama natin ang DEPW Highway Division District 1 at Flood Control. Actually, combined na eh, no? Yung Flood Control, lahat yan merong distrito o lahat yan meron sa bawat distrito. So, District 1, 2, 3, 4, 5, 6 merong Flood Control. Engineering meron sa District 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, kanya-kanyang distrito, kanya-kanyang engineering department, kanya-kanyang flood control din. Yung mga flood control, syempre, sila yung mga nag-aayos ng mga kakalsadahan natin. Sila ang nagde-declogging mula District 1 to 6. So, kanya-kanya, pinapaliwanag natin para talagang pagkakasama natin ng diipit ko saan yung area o distrito natin, syempre, kasama natin yung pinaka may hawak sa distrito na yun, no? So, ito, Ugbo Street na to. Uy, pagpasensyaan nyo na kung meron tayong late upload ha, pero maganda naman yung mga coverages natin at saka gusto ko kasi ano eh, lahat makakuna natin eh, no? So si Jomal ng Work Travel naka-focus sa hawkers at saka sa update, tapos yung isang tao naman natin dito sa demolition, tapos yung isang tao natin sa quick response team sa QRT para mabigyan natin ng iba't ibang alam mo na, ng coverages at mapanood ninyo rin, no? So, kasi kung magpo-focus lang tayo sa Manila Team Hawkers, ay isa lang yun. So, sayang naman yung mga ibang departamento na kumikilos at nagtatrabaho na din. Kaya sana, pagpasensyahan nyo na kung may konting delay. Alright? Juancho Bernardino, foreman ng demolition team natin. Ngayon ko lang sasabihin to, pero ginalulungkot ko. Dahil wala na rin si June Ramos. Ang isa sa mga bossing ko dito sa demolition team. Siya ay natake sa puso. Sadyang hindi ko lang talaga pinos dahil respeto sa pamilya Ramos. Pero hindi maiwasan eh. Hindi maiwasan sabihin. Kaya tagal din, no? Actually, kaibigan ko, matalik si June Ramos. At marami na rin kami pinagsamahan dito, alam niyo yan, dito sa mga yung mga view, yung mga loyal ko dito sa Joe Malone. Kaya talaga nga nakakalungkot. Ito pala si Boss Wax. Ugbo Street o ito yung Ugbo actually sa kabilang kalye yung mga kainan, pero may mga kainan na rin dito. Pinapatanggal na eh, itong lona. Si Boss Juancho, tinuturo na itong mga lona rito. Ito kasi nilalatag nila eh, no? Inaarya nila to pagka gabi na para may mapestuhan na kainan. O siguro, pang topping siguro.
Ang tawag na sa kanila Task Force Against Road Obstruction o TFRO. Dahil ito ay utos ng DILG, paniwala gunit natin, DILG ang nag-utos, national, binaba sa mga LGU. LGU naman yung mga mayor, ganyan. Tapos pinirmahan ni Mayora Hanel Lacuna yung utos at binaba sa mga department heads ng clearing operation at andito tayo sa field para i-implement yung nasabing memo. So may mga nagtatanong sa akin eh, bakit sa Maynila lang daw? Bakit daw yung iba hindi pa nagki-clearing operation? Eh sila naman yun, no? Pero mabibigyan naman ng show cause order yan pagka hindi sila sumunod. So sadyang aktibo lang siguro o marahil ang Maynila padating sa mga clearing operation kaya nasa labas tayo ngayon. Yung baba niya daw ganyan para matanggal natin yan, oh. Yung baka, para matanggal. Wala kang cutter. Ah, pinapahati na pala to ni Boss Pancho eh. Tanggalin mo yung bar, ano, Lona, tanggalin mo. Hindi yan. Tinatanggal na itong lona ng puti dahil inaarya yung mga ganitong lona eh, no? Dahil na pagkahapon. Ito ang isa sa mga kinabubuhay ng mga negosyo dito sa Tondo. Kainan, merienda, hapunan, ulam, mga seasoning, pares, etc. So talagang maraming kainan dito sa Tondo. Sa Tondo, pag nagutom ka na umaga, hapon, gabi, pati madaling araw, may mabibilang ka eh. Kaya ganito kasaya sa Tondo. Walang oras na hindi ka mabibilan eh. So makakabili ka talaga kahit magutom ka, kahit this oras ng gabi. Yun nga lang, asahan mo na rin yung mga pasaway, yung mga makukulit at matatapang, at yung mga siga pa. Nakala mo eh, untouchable. Hindi naman lahat, no? Hindi naman lahat. May mga tropa rin ako sa Tondo. Actually, marami. Dahil dyan din ako lumaki. Ang sinasabi lang natin, no, ang binibigantiin natin dito, eh meron naman talaga matitikas ang ulo. Meron makukulit, meron din mga sumunod na, meron din mga hindi pasaway. Halo-halo, pare-parehas. So may mga sumaway, may mga sumunod, may matigas ang ulo, mayroong mabait, mayroong mapagbigay, mayroong talagang ganun eh. Mayroong talagang ganun sa tao eh, no? Pero syempre, mayroon din matitigas ang ulo at parang siga pa, di ba? So mayroon talagang ganun. Nangyayari talaga yan kada lugar. So depende na lang siguro sa lugar kung gano'ng karami o gano'ng kakonti. Real talk lang yan, real talk. Wala tayong pinapatamaan o ano pa man. Eh lahat lang naman yan, eh talaga naman nakikita natin sa kalsada, sa lansangan, saka sa kalye. Yung mga ganyan klaseng tao. Sinira na. Hindi na mapapakinabangan yan. Clearing team. Sila na daw ang mag-iigiba. Astig nun. Yun ang sinasabi natin, no? Kani-kanina lang na talagang merong ganong pagkakataon na ang dami natin dito.
Boy Siga. Minura ang ating clearing team. Sila pala. Sila na daw ang mag-gigibari ito sabay mura. Pugbo Street. Galing tayo ng Bitas. Dito tayo tumagos sa Ugbo. At pinapakalas nga ni Boss Wancho itong Lona rito. Medyo may katagalan ha. Di na pala uso face mask dito, no? Marami tayong nakikita mga walang face mask. Tayo sa Bitas Bridge. Balik ulit sa Bitas Bridge. Natanggal na yung lona doon sa kabila. Ito naman pinapaklash yung karton na dito na lang binaranda o binarada. Magpasensya nyo na kung cellphone na gamit natin ngayon dahil nag-overheat ating GoPro sa lakas, sa sobrang init dito. O yun yung mga gusto. Hindi ako nagkakamali, pero di Bitas to eh. Nag-overheat na yung GoPro natin sa sobrang init ng panahon. Kaya cellphone muna yung gagamitin natin eh. Medyo matagal-tagal ito para mag-cool down. Ayun ang QRT kasama natin. DPW, Flood Control at District 1. Ano to? Parang burout style oh. O binibilad. Hindi, binibenta to. Nakalatag. Binibenta yan. Parang ukay-ukay style. Binibenta o pinapatuyo. Pero malamang binibenta eh. Binibilad. Parang okay-okay style. Yun yung kinasabi natin kanina, no? Yun yung kinakwento natin na merong mababait sa tunto, merong mapagbigay sa tunto, meron din mga pasaway, meron din mga matitigas sa ulo. Meron pa. So, pero hindi naman lahat dyan, syempre. In fairness naman doon sa mga mababait, eh, lalo na mga tiga-tunto. Kaso meron talagang meron talagang mga iisa na talagang mag-stand out matating sa pasaway, sa katigasan ng ulo. Alam din ng mga tigatundo yan. Alam din nila yan. Kada lugar, kada kalye, kada street, meron yan. Imposibleng wala. Para doon sa mga nakatira sa tundo, eh alam nyo naman yan. Eh dito naman sa challenge natin. Totoo lang naman tayo. Wala naman tayong pinipili rito. Ang akin lang eh, ang balita, eh dapat marinig ninyo, makita ninyo. So dapat kayo yung una magbe-benefit. Mas maganda kasi kung talagang totoo yung ipinapakita lang natin. Wala naman tayo rito, ilabas naman tayo dito. Hindi naman tayo taga-gobyerno, hindi naman tayo tao nila. Kaya totoo lang yung binabalita natin dito. Ayun pala si Boss Rafi. QRT, kasama natin dito ngayon.